Usong-usong ngayon ang anime sa mga kabataan. Isa itong uri ng Japanese animation. At itinuturo na rin ito ngayon sa ilang Pinoy street kids ng sikat na Japanese director. At siya mismo, napabilib sa husay ng Pinoy na mag-drawing. Oh, at di magtatagal, magkakaroon na rin ng Filipino anime na hango sa ating kultura. Ang patok na balita ay Bandila mo, J. Ruiz. Hawak ang lapis at papel, tuwang-tuwa ang mga mahirap at batang lansangan na kinupkop ng Tuloy Foundation Incorporated sa Muntinlupa sa pagbisita ng Japanese anime character director at designer ni si Takuya Wada. Tinuruan niya mga bata ng pagguhit ng anime. Si Wada ang isa sa mga gumawa ng lupin at iba pang sikat na Japanese anime characters. They have a very good passion for exciting style. Maybe they can make a original Philippine animation. Isa sa mga batang mahihirap na na-inspire na pumasok sa mundo ng anime si Jason Reyes na gustong bumuo ng Filipino anime comics. Natutuwa po kasi ako kasi ang dami ko po natutunan sana. Mula sa tatlong batang lansangan noong 1993, halos 1,000 bata na ang napapag-aral at nabigyan ng disenteng pamumuhay ng Tuloy Foundation. Volunteers ang karamihan sa mga nagtuturo sa mga bata. We want to save poor and abandoned children from poverty, give them a better life instead of being a burden to society. Hindi raw awa sa mga bata nagtutulak sa mga volunteers, kundi ang paniniwala na bawat isa ay pwedeng makatulong sa pag-angat ng buhay ng mga abandonado at ulilang bata. J. Ruiz, ABS-CBN News.